morning from La Union. This is my first ever solo trip, and it's currently 6 o'clock in the morning. Grabe yung pinagdaanan ko para makarating ng La Union. But I'm here, and I think it's worth it. Sana narinig nyo ako kasi malakas yung alon. I'm currently here in La Union after 10 hours? More than 10 hours. Kasi galing ako ng Quezon Province. Malas ako ng Quezon around 3 p.m. Then nakarating ako ng Cubao around 8. Nag-dinner ako. And then, yung bus ko sa Partas ako sumakay. Sumakay ako ng bus sa Partas. Around 10:30 kami umalis. And then nakarating ako ng La Union ng 3 a.m. And buti na lang, mabait yung host ko and available yung room ko. So nag-early check-in ako. Kasi originally, my room, yung check-in ko dapat is around 3 p.m. pa. Buti na lang, sakto talaga. Tumambay muna ako sa Herbs and Spice kasi yun yung bukas dun sa drop-off point ko eh. Tumambay muna ako doon, kumain ako ng goto na lugaw pala. Iba kasi yung goto sa amin. Nag-message na ako sa host and nung nagising siya around 5:30 yata, sabi niya available na yung room ko. So dala-dala lang pumunta dito. Dito lang naman yung dinatnan ko. So grabe, ang ganda talaga. Gets ko na kung bakit binabalikan ng mga tao ang La Union. Gets ko na yung hype around La Union. I mean, look at this. Ay, hindi pala ako nagre-record. Parang sa lahat ng napanood kong vlog, record data bumili ng ganito. So, nung na may nakita ako, parang gusto ko nang bumili. Parang dapat partner, isang necklace at isang bracelet or anklet. Pati ko na. Ano yung ibang view? Hindi ko kukunin ko na to. Ito na lang kuya. Yun. Unang gastos ko sa La Union. Hindi na kuya. Wala lang. Ngayon pa nakakarating ko lang ng La Union. Baka maubos na pera ko. Ayan. Bracelet at necklace. Are ready tayo for day 2, 3, and 4. Parang kasing required talaga yun. Part ng La Union experience. Thank you, kuya. Ayan. Ang dami kong dinadal kanina. Hindi pala nagre-record. Sabi ko talaga, pagdating na pagdating ko ng La Union, bibili ako ng necklace and bracelet. And sakto may dumaan. So, napabili ako. Let's go! By the way, ginagamit kong tripod yung dingding ng hotel dito na katabi ng Airbnb ko. So, ito yung awesome hotel. And then, ito yung Airbnb ko. Sana may naririnig kayo sa mga pinagsasabi ko. So, this is my first solo trip ever. So, I chose La Union. Wala lang kasi yung ate ko, yung kuya ko napunta na. And I've heard a lot of great things about La Union. So I decided to go here and experience La Union myself. At ilang oras pa lang ako dito, pero na-appreciate ko na siya. Buti na lang talaga, available na yung room ko. May dala akong isang malaking maleta, isang backpack. Wala akong mapupuntahan, nadala-dala ko yung dalawang yun. Yung Airbnb ko, nabook ko lang siya online, obviously, through Airbnb. I'll be staying here for 3 nights and 4 days. Medyo malayo ito dun sa surfing town, surf town. I think Urbistondo Beach yung tao dun. Malayo siya dun. But I chose this place kasi very private siya. And kaunti lang yung tao. And malawak yung parang, may garden siya eh. May garden, may dalawang kubo.
ito yung isa sa mga kubo ngayon. Kinonsider ko yung fact na I'm making a lot of content, which is what I'm doing right now. And kung mag-stay ako sa mga sikat na hostels or other hotel, Airbnb, hindi ko magagawa kasi I need privacy para hindi ako mahiya. And I need space like this. I think I made the right choice. And then also, I think hindi ko na-mention, beachfront siya. So, I'll show you guys kung ano yung view ko ngayon. Ito nga pala yung view ko ngayon. Wait. Let's adjust the brightness. Tada. Yup. That's my view. Sulit. Kahit malayo. Marami akong pinunod na TikToks and vlogs kung ano pwedeng gawin, saan pwede kumain. But I don't have any specific itinerary for each day. I guess I'll figure it out na lang. Kaya ngayon, natambay lang ako. And thinking kung anong gagawin ko. We're probably matutulog muna ako for a few hours. And freshen up. And then start the day properly. Pero grabe, ang ganda po talaga. Hoping again that you guys can hear me. I decided na maligo and magpalit, freshen up a bit para naman may energy, magkaroon ako ng energy na magala. Nag-decide ako na hindi muna ako matulog. Mamayang gabi ko na lang sasagarin yung tulog ko para lang ma-maximize ko yung time ko here. And habang may araw pa, since ito naman yung pinunta natin dito, diba? So baka pumunta ako sa may main beach sa Urbistondo. Kung masusubukan niya natin ngayon yung cheap papuntang San Fernando. And sana maging successful. Marunong naman ako mag-commute. Magaling naman ako mag-commute. Feeling ko. Feeling ko sinanay na ako ng Maynila. So, ayun. Nagtanong-tanong na rin ako kung paano mag-commute pupunta doon. So, wish me luck na makarating tayo there. Makarating tayo there. Ang cool nyo. Bye! So, palang mag-outfit check. Outfit check. Atam kong mag-cheap papuntang Urbistondo Beach kasi ang mahal ng flight. So first day pala kailangan ko nang ma-figure out kung paano pumunta doon. Ayun, may nakita ko cheap. At isang funky monkey na bowl. Time check, it's currently 10 o'clock and pumunta ako sa C-Buds. Successful yung pagiging pagko-commute ko from my Airbnb to the main beach and tipid pa, 12 pesos lang. So I ordered si Funky Monkey, mostly chocolate ata to at peanut butter. Kailangan ko ng picture. Thank you.
makaling tapat ko eh. Lahat ako galing Great Northwest after kumain sa El Union. Naglahat ako, hinanap ko yung Kapsat. Saan na? Yan, nakita ko siya. And hindi pa ako kumakain ng rice, pero I'll see parang gusto ko ng mocktails cocktails. Kasi if I remember correctly, buy one take one. So I ordered Riptide. Tinanong ko na lang kung yung best seller nila. Riptide yung rare kung hindi ko nila. And so happy hour ko na lang. Pedras velhas, que são casas para quem quiser passar. Onde a vida, onde a brilho com certeza. I think 8 o'clock na. And I'm back in my Airbnb. Magpapahinga kasi I have a tour tomorrow sa Tangadan Falls. By the way, I'm curious kayo kung yan. That's a hotel. Awesome hotel. I am here. Good morning everyone, it's day 2 here in La Union. Ang schedule ko this morning is tour sa Tangadan Falls and maaga siya. So kailangan ko pumunta ng San Gabriel. So around, it's currently
5:51 in the morning, mga 6 o'clock, kahanap na ako ng jeep papuntang San Gabriel. And may contact na rin akong tour guide na nakita ko sa Facebook. So, ayan. I'm looking forward na mag-swimming, mag-picture sa Tangadan Falls. Sana narinig niyo ako. Ang ganda talaga ng... Wait, let me show you. Thank you.
11 o'clock and I'm currently in Mazda Bakehouse. Having my brunch. Say it's not good breakfast. Yung breakfast ko lang kanina yung sobao. And after my tour sa Tanganan Falls, gutom na gutom na ako. And unfortunately, sarado pa lang marami yung mga karamihan sa mga restaurants pag Tuesday. Like El Union and Chain Beach. So, Tuesday, I mean Wednesday na pala. So, ayun, sarado pa lang most of the cafes and restaurants dito sa La Union tuwing Wednesday. Isang chicken katsu. Okay. So, dahil may unexpected na nangyari, inabot ako ng gabi, hindi na makapunta ng main beach para makapag-dinner. And medyo malayo, so ginabi na ako. Kaya, I decided to eat na lang dito sa katabing hotel ng Airbnb ko, which is Awesome Hotel.